ipinagmamalaki ng administrasyon na may 5,521 flood control projects itong natapos mula 2022 to 2024. At may ongoing pa ngayon na 5,000 plus, Madam Speaker. Pero tuloy-tuloy ang pagbaha dito sa ating bansa. Kasama po yan sa speech ninyo, Madam Speaker. Anyari sa mga flood control projects na ito? Marami doon na medyo hindi natupad. Nagkaroon ng paglihis doon sa original plan. Kaya tingin ko kailangan balikan at this point in time. I share your frustration, Your Honor, Madam Speaker. Kailangan ko itanong talaga, no? Kasi despite the DPWH Flood Management Program from 2022, which amounts to 128 billion, tapos 2023, 182 billion, 2024, 244 billion, talagang mapapatanong ka, Madam Speaker. Kasi bumabaha talaga ng todo-todo sa NCR. Infrastructure spending pa rin, Madam Speaker. Ipinagmamalaki ng administrasyon na may 5,521 flood control projects itong natapos mula 2022 to 2024. At may ongoing pa ngayon na 5,000 plus, Madam Speaker. Pero tuloy-tuloy ang pagbaha dito sa ating bansa. Kasama po yan sa speech ninyo, Madam Speaker. Anyari sa mga flood control projects na ito. Mula 2022 hanggang 2024, nagpondo ang DPWH ng lampas 500 billion para sa flood management program nito. Madam Speaker. Well, alam natin na merong nagkaroon ng isang master plan for Metro Manila na nilabas noong 2012. Pero kung titignan natin ngayon kung nasaan na tayo pagdating sa plano na yan, ay marami doon na medyo hindi natupad. Nagkaroon ng paglihis doon sa original plan. Kaya tingin ko kailangan balikan at this point in time. I share your frustration, Your Honor, Madam Speaker. At tingin ko ang NEDA naman at this point in time ay nung kami ay nag-uusap, sila naman ay handa nilang balikan yan. And of course, syempre sa ngayon ay ayan, binabantayan talaga natin ang mga flood control projects. Base din sa mga ibang hearings, katulad ng COA, ang isang major problem is yung mabagal na pag-implement. Kasama dyan ang delays at low fund use. Yan ang naalala ko sa ibang hearing. Kaya sa tingin ko, baka kailangan natin tanungin yan sa DPWH. Pero pagdating dito sa DBCC, as an issue para sa DBCC, tingin ko yun ang dapat bantayan ng DBCC, yung pag-monitor ng master plan and at the same time yung pagkakaroon ng master plan para sa buong bansa. Kasi sa pagkakaalam ko, meron lang na-adopt para sa Metro Manila. Pero pagdating para sa buong bansa, meron lang kasing river management plans para sa buong bansa. So meron tayong 18 river management plans. And for each of those, merong flood control chapter, kumbaga. Pero pag sinasabi mong isang buong master plan for flood control para sa isang bansa, sa ngayon wala pang ganon. So yan ang pwedeng tignan ng DBCC. May I remind the Honorable Brosas that you have three more minutes. Thank you, Madam Speaker. Napaka personal din sa akin ito kasi binabaha ako eh. Kaya kailangan ko itanong talaga, no? Kasi despite the DPWH Flood Management Program from 2022, which amounts to 128 billion, tapos 2023, 182 billion, 2024, 244 billion, talagang mapapatanong ka, Madam Speaker.
Kasi bumabaha talaga ng todo-todo sa NCR, Madam Speaker. So, wala. Walang nangyari dun sa mga pondo na yun, seemingly. Anyway, Madam Speaker, bago po ako, three minutes na lang, Madam Speaker, pwede mong mag-extend siya. Appeal naman, Madam Speaker. Akala ko sabi mo, 3 minutes? Madam Speaker, akala ko sabi mo, appear, kasi pareho tayong binabaha. Appeal kay Madam Speaker natin. Madam Speaker, meron ng DPWH na Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps, or SIPAG, at Basic Infrastructure Program, BIP. Basically, under this program's projects, it would include constructing roads, flood management, bridges, and even multipurpose buildings. May existing programs na ang DPWH hinggil sa road construction, flood management, at constructing bridges. Para saan pa itong SIPAG at BIP, Madam Speaker? Ang SIPAG. Okay, meron tayong SIPAG, Flood Mitigation Structures, Protecting Public Infrastructure Facilities. This is for 2024, Madam Speaker, 40.52 billion. And for basic infrastructure program, which would include multipurpose buildings and facilities to support social services, ito naman po ay 57.69 billion. Madam Speaker, nakita natin na doble-doble yung proyekto ng DPWH na pinupondohan ng napakalaki. What's the point of having multiple programs with the same objectives? Para siyang pare-pareho. Madam Speaker. Okay, so Madam Speaker, sorry, I stand corrected. Yun pong nabanggit ko pero kanina, ayun pala po ay changes. So ang total proposed under SIPAG for 2025 is 897.6 million. And for basic infrastructure program, which would include evacuation centers, na kailangan natin ng mga binabaha, Your Honor, 184 million. So, itong mga facilities na to ay masasabi natin naman na very useful, lalong-lalo na sa mga binabahang mga lugar. Madam Speaker, Your Honor. Siguro yung mga multiple programs, no? Kaya ang tingin po natin may pare-pareho dito. And Madam Speaker, can I request specifically for the accomplishment report of SIPAG and BIP? Madam Speaker. Yes, Madam Speaker, we will submit. Yes, thank you, Madam Speaker. Today, Madam Speaker, no? Kasi yes po. Kasi kompleto naman na yan. Thank you, Madam Speaker. That's the last of my questions sa DBCC. Madam Speaker, yung ibang questions sa NEDA at saka sa DOF pa. Thank you very much, Madam Speaker. Thank you, Madam Sponsor. Salamat po. Thank you.